Mama Sirin again. Welcome back to my YouTube channel. So, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ang mga binabahagi ko po dito is about life, tutorial, online loan application, and about celebrities. Pero more on online loan application po ang aking isinishare dito sa aking YouTube channel. So, nag-share ako ng about review sa isang online loan application kung maganda ba or isang loan shark na naman ang isang pautangan online. Kaya kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, I don't forget to subscribe and click the bell button para updated ka sa aking mga latest vlog. For today's video ay isang pautangan online na naman ang ating pag-uusapan. So bago po tayo mag-download or mag-install ng isang online loan app, ay manood po muna tayo ng reviews about dun sa gusto nating hiraman ng pera para hindi na tayo mag-aksaya pa ng oras na mag-apply, mag-fill up ng mga information about sa atin. Tapos pagdating naman sa dulo ay ika-cancel din natin kasi nga yung kanilang interest ay sobrang laki. At hindi lang yan, ang kanilang term of payment ay 7 days lang. So, mas maganda talaga na alamin muna natin, manood tayo ng mga reviews tungkol dito, katulad po ng mga ginagawa namin na about sa mga online loan application. Nag-share po kami ng experience para maiwasan din natin na makahanap tayo ng mga online loan application na loan shark na sinasabi nila. So, ang online loan application na ito ay Bini Online Cash Loan App. So, ito ay kailangan natin i-install at once na na-install na po natin, ay meron pong nakalagay na notice. So, ito po yung mga kailangan nilang ma-access sa ating cellphone katulad ng SMS, contacts, image information, location, camera, device. So, i-agree lang po natin yan and then i-allow lang po natin and while using the app. So, dito sa Bini Loan App ay nag-o-offer sila ng 3,000 ang pinakamababa hanggang 30,000 pesos. So, mamimili tayo dyan kung magkano ba yung target nating amount. So, i-try lang muna natin yung pinaka-lowest. So, ang kanilang loan length is 90 days and then 180 days. So, alamin din natin kung legit ba na ganito katagal talaga tayo magbabayad sa kanila. So, i-click lang po natin ang instantly apply. And then, dito ay kailangan natin ilagay ang ating cellphone number. So, I have read and agree with privacy policy. So, basahin natin yung kanilang mga privacy policy. So, mahaba po yun. So, kapag okay naman po sa atin ay i-click lang po natin yan. And then, i-click na po natin ang next. And then, register new account. Dahil nga bago lang tayo dito sa Bini, kailangan natin mag-register muna. So, yung ating phone number, and then, i-click po natin ang send sa verification code. At kailangan natin gumawa ng password. So, kapag nakapagawa na po tayo ng password at nakareceive na tayo ng verification code, ay i-click na po natin ang register. And then, dito is ID type. So, kailangan natin maglabas agad ng valid ID na gagamitin. So, ang mga tinatanggap naman nila is UMID, passport, TIN ID, driver license, SSID, postal ID, voters ID, PRC ID, GSIS ID, and OWA ID. So, pwede rin pala to sa mga OFW. So, sa mga OFW ay siguro pwede rin itong online loan application na ito. So, pwede nyo itong subukan once na maganda itong online loan app. So, ang aking pipiliin dito na lagi ko naman ginagamit is UMID ID. So, lagay natin yung UMID number and then birthday, yung ating gender, and then yung ating last name, first name, and then middle name. So, kapag okay na po yan, click na po natin ang next. And then dito naman ay personal. So, marital status, education, residential address, email, second phone, and social account. So, kailangan po natin sagutan lahat yan. So, kapag okay na, click na po natin ang next. And then, sa pangatlo naman is work. So, dito sa work is kailangan natin ilagay ang company name, pay period, salary, company phone, and company address. So, kapag okay na po yan, ay click na po natin ang next. And then, dito naman sa pang-apat is contact. So, ito na nga yung ating contact reference. So, ang hinihingi po dito is 5 po ang kailangan nila. So, yung pang-5 naman, yung pang-4 at pang-5 is optional lang. Pero para mas mataas yung chance natin na ma-approve sa kanila, ay mas okay na lagyan po natin ng 5 contact reference. So, kapag okay na po yan, ay click na po natin ang next. And then, dito naman is mag-selfie na po tayo. So, face recognition. So, i-click na po natin ang next. And then, dito is
i-click na po natin ang authorize. And then dito magka-selfie na nga tayo. Kapag okay na po yan, may makikita kayong success. So next naman ating pipicturan ay yung ating valid ID na gagamitin. So yung harap lang po ang ating pipicturan. At kapag okay na, i-click na po natin ang next po ulit. And then dito na tayo sa product list nila. So meron dito na Bini D, Bini E, Bini F, Bini A, Bini B, and Bini C. So marami sila dyan na product list. So itry natin yung pinakaunahan na Bini D. So dito nakalagay kasi is 3, 5 to 15,000 pesos. So lahat naman is ganyan nakalagay. So kapag kinilig po natin ang evaluate, makikita natin na magiging 2.5. So ibig sabihin, yun lang po yung offer nila sa atin. Dun sa kanina sa unahan nakalagay is 3,000 hanggang 30,000. Pero kapag nandito ka na sa kanilang product list, ay magiging 2.5 na lang yung offer sa'yo. So ibig sabihin, hindi po totoo na 3,000 yung pinakamababa. So dito, i-click natin ang apply para malaman natin kung maganda ba ang online loan app na ito. Para malaman natin yung interest nila kung magkano. So dito nakalagay is approval chance up to 98% within the limited time. So 59, so may oras sila dito na 59 minutes and 57 seconds. So loan amount is 2.5, loan length is 30 days. So kanina 'di ba namili tayo 90 or 180 days. So pinili ko lang doon is 90 days. Pero dito sa pinaka last part is ang loan amount ko na nga is 2.5 and then yung loan length is 30 days lang. So wala na naman pong katotohanan yung makikita natin sa kanilang front ng online loan application. So amount received is 1,750. Total fee is 750. First installment due is 2,000 pesos. 10 day of successful loan. And then the second installment due is 430. 20 day of successful loan. And then third installment due is 70 pesos. Yun ay sa ika 30 day na ng ating hiniram na pera. So totoo naman nga na 1 month. But hindi totoo yung nasa unahan nga na 3 months. So ayan, sa unang pagbabayad natin, kailangan natin siyang bayaran ng 2,000. Sa pangalawa is 430, pangatlo is 70 pesos. And then ang pinakang interest nila dito lumalabas is 750 pesos sa loob ng isang buwan. So malaki pa rin po yung kanilang interest. And then yung ating na-receive nga na pera is na-less agad yung fee na sinasabi nila. So, nasa sa inyo naman kung gusto nyo subukan to. So, withdrawal channel, meron silang option. Pwedeng MWLIR, GCash, Coins, and Pawnshop, Paymaya, GrabPay. So, piliin natin ang GCash and then nalagay natin yung withdrawal account. And then, next is, i-click na po natin ang confirm loan. At dito naman ay makikita natin na submit successfully, pay attention to the verification call. We will contact you if needed. Please answer the phone for more chances to get the loan quickly. So may natawag daw sa atin and kailangan natin sagutan. Yung mga ganun is nag-i-interview sila about yourself. So dito is i-click lang po natin ang okay and then within na minutes or seconds is meron na pong tatawag sa atin. So yun lang naman and dito nalaman natin na malaki din ang kanilang interest pero mahaba yung kanilang term of payment, so 1 month, pero sa una pagbabayad ay 2,000 agad yung kailangan natin bayaran. So bakit naman ganun? Ayan, so loan shark na naman ito. So ayan, ang Bini Online Cash is not recommended. Pero syempre na sa inyo pa rin kung gusto nyo nga subukan dahil nga loan at your own risk. Pero syempre kita nyo naman na talagang malaki din yung kanilang interest. Kung meron ka ng 2.5 ay 1,750 na lang ang marireceive mo. And then ang kanilang unang pagbabayad nga is 2,000 po agad sa loob ng 10 araw. So, sa mga naghahanap ng pwede nyong mahiraman ng pera through online, ay pwede nyong subukan yung nasa description ko and then nasa comment section dahil yung iba po dito ay sa unang paghiram ay wala pong interest. Congratulations nga pala sa nakatanggap ng cash prize at sa mga hindi naman ay don't worry dahil meron tayong monthly giveaway. Ito ay nagaganap tuwing ika-end of the month. So, paano nga ba sumali? Dapat ikaw ay nakasubscribe, nakalike, and then lagi ka nag-iiwan ng iyong komento sa aking mga video. At magkakaroon ka na ng chance na manalo ng ating cash prize.
So hanggang dito na lang ang aking video. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel and hit the bell button para updated ka sa aking mga latest vlog. Thank you for watching.